Welcome po sa Kuyang Stevie. Ngayon magluluto ako ng lechong kawali kare-kare. Ito, ilalagay ko muna sa oven for 30 minutes to 45 minutes to 1 hour. Gigitlihan ko muna siya. Ngayon, nilalagay ko na siya sa oven. Okay. Nilalagay ko siya sa oven for 350 degrees. Here we go. Okay. Nag-aantay tayo ng dito na sa baba. Okay. Good. Ito ko sibuyas, bawang, anato seeds na pampakulay, talong, bok choy, sitaw, pamienta, asin, and of course, peanut butter. Ngayon lalagay ko na ito ng oil para igigisa ko yung lalagay ko yung anato seeds na pampakulay. Yan. Tamang oil lang ang lalagay nyo. Okay. Ito yung anato seeds. Anato seeds. Yan. Hindi ko naman ilalahat yung anato seeds. Tama lang. Okay. Tapos. Yan. Igigisa ko to. Yan. Yung anato seeds. Medyo sunog na. Aalsin ko na siya. Pahinaan ko muna ng ano. Aalsin ko siya kasi nakuha ko na yung kulay na gusto ko. Yan. Ganyan lang kasi simple mag-ano na ito. Kailangan mainit ng mantika, haluin nyo ng haluin. Hindi ko na pinakita sa inyo yung paghalo kasi matagal. So, ito. Yan. Yan ako ito. Ito ay lutong bahay lang. Kasi hindi ito pambenta. Kaya kung anong meron na lang na ingredients ako dito sa bahay namin, yun na lang ginawa ko. Ito, sibuyas. Okay, yan. Bawang. Ito, lalagyan ko ng tubig. Katamtamang tubig lang. Kasi yun yung ilalagay ko mamaya doon sa ano. Katamtamang tubig. Pabubulayin ko lang din, ilalagay ko na yung ano. Pero lalagay ko na yung asin. Yan, asin. Tapos pamienta. Yan, pamienta. Okay. Tapos, lalagay ko na yung butter. Pag bulak na ito, lalagay ko yung butter. Tapos, titimplahin ko na kung lasa. Ito ng peanut butter. Para, tapos mamaya lalasahan ko na. Yan. Lalagay ko na siya ng peanut butter. Yan. Blablans ko na yung talong. Blablans ko lang siya. Okay. Ayan. Blans ko lang siya. Ito, luto na yung talong. Hahanguin ko na. Okay. Hahanguin ko na yung talong. Talong inday. Yay, yay, yay! Talong ni Yanko.
Ito na. Susunod ko na yung sitaw. Okay. Pwede naman sabay-sabay natin to. Kung gusto natin, total, lutong bahay lang naman eh. Yan. Susunod ko na yung sitaw. Maraming sitaw ah. Yan. Okay. Dapat pwede sabay na natin. Sitaw, sitaw. Okay. Sige. Ito, luto na. I-set aside ko to. Kasi ilalagay ko mamaya ito dun sa... Depende naman sa gusto nyo. Pwede nyo namang isama ito sa ginisang... sa igigisa nyo. Pero ito sa akin, inimbento ko lang ng ganito para medyo hindi malabog yung gulay. Kaya ganito ang ginawa ko. Ayan. Ito na. Ito na. Turun. Lagyan na natin yung bok choy. Blab dance din natin yan. Pero sag, ito ang saglit na saglit lang kasi mabilis kong maluto. Yung sitaw at talong, mga 5 to 7 minutes yun. Pero ito, saglit na saglit lang. So, ito, hanguin ko na itong bok choy. Ito na siya. Mas maganda sana, medyo hilo-hilo, medyo malasado. Kasi maluluto pa rin naman ito mamaya-maya kasi lalagay ko yung sauce ng kare-kare. Yan na. Okay. Okay na. Yan. Okay na siya. Go. Ito, hinaan mo pala ito. Tapos, yan ang kadalabsan. Ito yung halo ko sa kare-kare yung bitong kawali. Na. Okay. Ngayon, lalagay ko na dito sa mainit na mantika. Yan na. Pumuputok-putok na. Sa ano yun natin na ano. Titingnan natin mamaya kung para ano kung luto na siya o hindi pa. Nga 10 to 15 minutes. So, maganda talaga yung output ng lechong kawali pag nilagay mo sa oven ng 30 minutes to 45 minutes. To ang ganda ng pagka ano niya, pagka brown niya oh. Talagang ano crunching crunchy oh. Tingnan niyo oh. Crunching crunchy talaga yan oh. Oh, ganda. Mamaya. Yan, crunching crunchy. Sauce na ginawa namin. Lalagyan ko na ito. Yan, okay. Yes. Yan. Okay na siya. Ito na. Okay. If you like my recipe, please subscribe to my channel. Thank you guys.